Hi guys, so ito na yung ating piggery ngayon. Update. Ayan, yun yung naunang ating pinagawang piggery. So, ito yung isa ngayon. Ayan siya. So, papasok tayo dito. Ayan, tingnan nyo. Nakita nyo yung mga drum na yan. Yan yung mga lagay namin ng mga tubig. Tulad nito. Ayan. Nag-iipon ng mga tubig dito. So, ito yung pinakaloob ngayon ng ating piggery. So, ayan, may mga drum tayo. Blue drum, blue drum. Ito, mga nganak to, malapit na. Parang due date niya ng 27. Ayan, laki na ng chan niya, oh. Ang ating mga nganak ngayon na inahin. Hi. Tapos, ito yung mga natinang mga fattener. Ayan siya. Ah, ang gaganda ng katawan, oh. Ayan. Pwede ng pambenta yan. Tapos ito pa. Magkakapatid yan, yan. Tingnan mo yung likod niya. Ganda ng likod niya, no? Lapad. Ayan, no? Add yung ating 13 na biik. Ayan yan. Let's see. Ito ang ating piggery dito sa farm. Ayan. Ano ba yung tanki mo na yan? Ito ang IBC tank. Bali, ang mangyayari dito, ang gamit nito, paglalagyan namin ng solution o yung tubig na may gamot para sa mga inahin. Ang susuplayan nito, gagamitin ito ng mga iinom na inahin. Halika, pasok kayo dito sa ano. Bali dito yan. Yung IBC tank, ipapatong namin rito. Ginagawa na niya 4 pillars. Then, yung pipe niyan, pupunta rito sa mga inahin. Paso kayo. And, ayun, doon itatap yan. Aalisin namin ito, ayusin, diretso doon, naka-connect dun sa tanke. So, ngayon, magiging ang tubig noon dadali dito sa mga ito. Kaya katulad niya na may tubig. So, ayun, ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, magkakaroon kami ng 5 pang bagong gestating cage. Kaya ang mangyayari, meron ding linya ng tubig. Ilibot dun sa likod. Papunta dito. Papunta doon sa coral na yun. Dito. Dito naman. Magkakaroon kami ng floor thickening dito para mas matibay at ma-control namin yung slope ng mga ng gestation cage pa slope na ganon para madaling linisin. Tapos lima yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang inahin yan. Ayun yung sinasabi ko kaninang water line papunta rito. Kaya ang makakainom ng mga solution ay yung 8 roon at yung bagong 5 rito kung sakasakali man. Ito'y magiging koral ng mga baboy ni Karis. Ayan, 5 inahe ni Karis. Tapos dito sa likuran, na andito na rin yung paanakan. Isang paanakan para kay Karis. Bakit nakabili na si Karis ng isang paanakan dito? Inihintay lang namin yung delivery. Yung ganun na setup ng
figure namin. Hindi na namin kailangan lagyan ng pinto ito. Ipinisi na namin yan, pati mo. So, ganun, yun ang setup ng figure namin, lalo na sa expansion. At ayan, meron kaming mga bagong equipment.